ang mabuting balita para sa araw na ito. Magandang araw mga kaibigan. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul. 22 ngayon ng Pebrero at kapistahan ng luklukan ni San Pedro Apostol. Kinikilala si San Pedro bilang unang Santo Papa o ama ng Simbahang Katolika. Ang kinatawan ng ating Panginoong Hesukristo na nangangalaga sa kanyang kawan. Nakabatay ang kapistahang ito sa mabuting balita ayon kay San Mateo, Kabanata 16, Talata 13 hanggang 19. Pakinggan po natin. Pumunta si Jesus sa may dakong Cesarea ni Filipo. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Ano ang anak ng tao para sa mga tao? Sino ako para sa kanila?" "May nagsasabing si Juan Bautista ka. May iba pa nagsasabing si Elias ka o si Jeremias o isa sa mga propeta kaya." "Ngunit sino ako para sa inyo?" "Ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay." "Mapalad ka, Simon Barjona. Hindi nga laman at dugo ang nagbunyag nito sa iyo, kundi ang aking amang nasa langit. At ngayon, sinasabi ko sa iyo, ikaw si Pedro, at sa batong ito ko itatayo ang aking iglesia, at hinding-hindi ito madadaig ng kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang itali mo dito sa lupa ay itatali rin sa langit. At ang kalagan mo dito sa lupa ay kakalagan din sa langit." Kumusta kayo? Ito si Lilia Antonio na magbabahagi ng pagninilay ngayon. Minsan may nagtanong, ano ang kaibahan ng disipulo sa apostol? Ayon sa Living Space, ang disipulo na mula sa wikang Latin ay nangangahulugang para matuto o isang tagasunod na tumatanggap ng mga aral ng guro at ginagawa itong paraan ng kanyang pamumuhay. Ang apostol naman na mula sa wikang Griego ay nangangahulugang magsagawa ng misyon. Matapos sanayin ni Jesus ang 12 alagad, isinugo sila para mangaral, magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Kasama sila ni Jesus sa pinakaimportanteng panahon bago siya namatay at muli siyang mabuhay pagkaraan ng 3 araw. Sa Ebanghelyo ngayon, itinalaga si Pedro bilang unang papa o ama ng buong iglesia. Marami siyang mga kahinaan at kamalian gaya ng may 265 pang ibang mga santo papa na sumunod sa kanya hanggang kay Pope Francis. Pero sa patnubay ng Espiritu Santo, hindi nagbabago ang pananampalataya kay Jesus bilang Mesiyas at anak ng Diyos at siya mismo ang nagpahayag na hinding-hindi ito madadaig ng kapangyarihan ng kamatayan. At bilang kanyang mga disipulo sa ngayon, may tungkulin tayong pagyamani ng buong sigasig at kababaang loob ang lahat ng mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin at gamitin ito sa paglilingkod sa Kanya at sa ating kapwa. O Jesus, dagdagan mo ang aming tapang para patuloy na manindigan sa katotohanan ng iyong mga aral. Amen. Salamat sa pakikiisa ninyo, mga kaibigan. Ikalat natin ang mabuting balita sa pag-like o pag-share ng episode natin sa araw na ito. At huwag po kayong mag-atubiling ipadala sa amin ang inyong mga intensyon para maisama namin sa panalangin. Huwag nating kalilimutan, kasama natin ang Diyos. Kaya, kapit lang, kaibigan. Ang mabuting balita para sa araw na ito. Hatid sa inyo ng Pauline's Radio.